Hello friends, welcome sa another episode ng Pinoy Blade 100. Para sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ako maghasa ng mga smaller knives gamit ang chinelas, lumang chinelas at syempre mga sandpaper. Chinelas yung ating gagamitin na pang pagpapatungan kasi ang gagawin natin na edge ay medyo convex, hindi siya yung flat, hindi siya yung ganyan na grind, pagiging convex siya, pabilog. So ito yung mga grits na gagamitin natin: 2.5 grit, 800 grit, 600 grit. Magsisimula tayo sa 320 grit. Okay, so medyo ganito yung size nung ano, puputol tayo ng maliit, just enough to cover the rubber. So ito yung gagamitin natin, hahasain natin. Ito yung ABS balisong smooth bone 20 cm. Matalas naman to, work sharp naman yan, diba? Pero ang gagawin natin, mas pipinuhin lang natin yung edge. So yan, ang basta ang importante yung sandpaper na kalapat sa rubber, tapos yung paghasa. Ako, ang ginagawa ko back and forth lang. Bale, ang mangyayari dyan, yayakapin ng rubber yung shape ng edge. Ang edge nito, multi-layer, hollow grind, tapos ito yung secondary bevel, tapos meron pa siyang isang micro bevel nandun sa side na yon. So ang gusto nating mangyari, marami siyang kanto eh. So ang gusto nating mangyari, maging apple seed o convex grind siya. So mas pino. 320 grit, pwede rin gumamit ng mas mababang grit, 100, bahala na kayo. So yun, napipino niya yung edge, natatanggal niya yung mga micro, yung micro bevel niya. Ang maganda dito sa rubber pad na method, hindi siya masyadong particular dun sa angle, basta medyo nakahiga, okay siya. Hindi katulad kunyari flat na stone yung ginagamit mo, kapag naiba ka ng angle, mag-iiba na yung hugis nung edge. Pakita ko sa inyo yung before and after. This is just 320 grit. So, ito yung hindi pa natatama, hindi pa nahahasa with the sandpaper. Itong kabilang side, ito yung nahasa ng sandpaper. So, mas pino, mas makinis, mas uniform. Okay, subukan naman natin doon sa kabila. Ilang pasada pa lang doon sa 320 grit na stone, malilinis niya yung edge. Tsaka mas madali, hindi mo na iniisip masyado yung angle. Dito pa lang, okay na siya. Tapos mafe-feel mo dun sa kabilang side, yung burr na tinatawag. Purposes ng balisong, pwede na akong tumigil sa 320 kasi okay na rin yung edge niya. Nalaman ko tong technique na to sa Filipino Blade Enthusiasts na group. Just be careful na yung fingers nyo ay hindi matamaan ng blade na hinahasa. So ito na yung blade na hinahasa natin, balisong. 320 grit lang to, so hindi pa siya yung mirror finish. Pero mas gusto ko yung edge nito, mas pino, kumbaga. Nabawasan yung mga kanto-kanto dun sa edge niya. Mas swabby. Pwede na tayong tumigil dito sa 320 grit, matalas na to. Basta napag ganun mo yung edge niya, matalas na yon. Pero mas maganda ko ipapadaan natin sa strop. So 320 grit, pwede kang tumaas ng iba't ibang grit hanggang 2500. Yun lang meron ako sa sandpaper eh, 2500. Tapos ang final touch is strop, leather strop. Yung iba merong mga ginagamit na angles or kung paano stroke, from tip to heel. Pero ako, basta mapasadahan ng strop. Itong leather part na to ay merong flits polish mula sa Forged Philippines. Yan yung ginagamit kong pang strop dito. So 320 grit plus strop. Tapos yung smooth side ng ating leather strop. Itong leather strop ko ay DIY lang. Bahala, pwede naman kayong gumawa ng sarili nyo sa belt, lumang belt o lumang
bag, strap ng bag. Ito ay nabili ko ang scrap leather na ito sa Marikina. So ginawa ko lang, kinut out ko, dinikit ko sa kahoy. That's it. Na tapos lalagyan mo ng metal polish, flits. Flits 'yung nilagay ko dito. Kanina matalas na 'to, pero ngayon mas pinino lang natin 'yung edge. Talas pa rin. For general cutting purposes at for general maintenance ng edge, 'yun 'yung ginagamit ko. Rubber, chinelas at sandpaper. Leather strop loaded with flits. Pwede pa kayong tumaas sa iba't ibang grit kung ano 'yung available na grits ng sandpaper sa inyo. Mapapalabas niyo 'yung mirror shine doon sa edge. Pero for the purposes of this balisong, matalas na 'to eh. Kumakagat na sa kuko. Yun talaga yung test ko kung matalas na, kung kumakagat sa kuko. Yun din yung ginagamit ko na pang maintenance ng edge ng mga ibang folding knives ko, small knives. Kasi madali siyang gawin, tsaka hindi siya masyadong iisipin. Kasi kung flat stone, iisipin mo syempre yung angle, dapat consistent yung angle mo. Kasi pag nag-iba ka ng angle, yung pagka-flat niya hindi na magiging uniform. At least dito sa rubber pad method, hindi ka masyado mag-iisip ng angle. Basta generally, ganun yung angle mo. Kahit mabago mo ng konti, okay lang yon. Basta generally, nandun ka sa angle na yon. So that's it guys. Thank you for watching our video for today. Maraming salamat. Kung meron pa kayong ibang gustong video na gawin natin, isuggest nyo sa comment section sa baba. Maraming salamat. And Pinoy Blade Hunter signing off. Pag medyo tumatama sa gilid yung hawakan nung hinahasa nyo, pwede siyang, syempre, pwede siyang i-elevate. Kahoy. Elevate natin para hindi tumama yung gilid. So ito, one side lang sinasharpen natin. Nililiha natin para makita nyo yung difference. Kanina nagsimula tayo sa 320 grit. 320, naging 600, naging 800. Ngayon, we jump to 1500 grit. Bahala na kayo syempre kung ano yung mga available na grits sa inyo. So 1500 grit. Yun no. Kintabang kintaba na siya. At ang pinaka-pino kong sandpaper 2500 grit. One side 2500 grit. Yun. Siyempre, i-finish natin sa strop, leather strop loaded with flits polish. Yung pag-strop, away. Kumbaga, hindi pa cut sa leather. Dapat papalayo. Kasi kung papalapit, mauuka mo yung leather. Tapos, apply konting pressure lang. Huwag masyadong idiin kasi mabibilog yung dulo. Fine side. Smooth side ng leather. Okay, I think that's it. Pwede siyang pang general maintenance ng edge. At saka syempre, pampaganda rin ng edge. Okay, so ito yung edge na hindi pa natin nagagalaw. Kabilang side ng balisong. Itong balisong na to ay gawa ni Louis Almasan. So yan yung edge niya. Although pino na rin to eh. Pino na rin yung edge nito. Papakita ko lang sa inyo yung difference no, sa kabilang side. Ito yung sandpaper side. Kumbaga mas nabilog yung dulo. Mas
convex. Ang tawag kasi is convex grind. Ito yung hindi na-touch.